Hello mga Mars, welcome back to my YouTube channel. My name is Yvonne, ang tenderang vlogger ng QC. So samahan niyo ako ngayon na magpa-scan na ng mga napili kong bilhin. Ayan, so andito tayo ngayon sa may cashier area. So meron akong ayan, no, katulad ng pinunch ni ate. So mga may promo yun. Kasi meron din silang mga may promo, buy one dozen, take two. So meron din silang mga pa freebies. And itong supermarket na to ay sinama lang ako nila Rochelicious Yambe and RJ. So malayo talaga ito sa akin, sobrang layo. Kaya nakisakay lang ako sa kanilang L300 van kasi dyan din sila namimili ng pang wholesale and retail nila. Kaya hindi ko ma-share kung saan ito. Ayan, kasi hindi ko din siya kakabisado. Pero sa mga nagtatanong bakit sa iba't ibang supermarkets ako namimili, bakit hindi na lang ako mag-stick to one? So kasi hindi naman, katulad sa sari-sari store, hindi naman talagang masasabi nating one-stop shop. Dahil meron pa rin kahit papaano na mga kulang. Or merong mga items doon sa nakasanayan mong pamilhan na kulang sila. Or medyo mahal sila ng konti. Kaya kung meron kang pagkakataon na pumunta sa ibang supermarkets, mamili kung mas mura naman sila at marami silang promo, why not mag-try ng ibang napamilhan, diba? And just in case na dun sa suki mong supermarkets ay nagkaroon sila ng out of stock ng mga kalahati ng mga pangangailangan mo sa sari-sari store, alang naman mag-stick ka din dun para lang masabing naging suki ka at loyal customer ka nila. Paano naman yung mga suki mo din? At paano naman yung mga customers mo? Paano yung beta mo? So, kailangan natin gumawa ng paraan na pumunta sa ibang mga pamilihan. Kung out of stock sa isa, punta tayo dun sa isa para magkaroon ng stocks yung sarili nating tindahan. So, ganun lang yun mga Mars. Kaya marami tayong choices. Minsan nga kung doon talaga tayo sa suki natin dahil mura sila. So, naubusan sila, hindi maiwasan yun na talagang magkakaroon ng out of stock. Magkakaubusan. And then, magiging no choice tayo, doon tayo mapunta sa isang supermarkets na medyo mahal. So, kahit medyo mahal siya ng piso or dos, kung meron ka namang tutubuin pa rin kahit papaano, ay i-grab mo na yung opportunity rin. Bilhan mo pa rin sila, bumili ka pa rin para magkaroon ka ng stocks. Kasi kahit na medyo mabawasan ng piso yung tubo mo, at least meron kang mai-offer doon sa customers mo kahit papaano, 'di ba? So kailangan marami tayong alam na supermarkets, mga groceries, wholesalers, store na mabibilhan natin ng mga produkto na tinitinda natin sa tingnan natin. So, ayun lang, naka 4-4. Thank you for watching.